Hi guys! Hello! Good evening, good evening, good evening! Nandito na naman tayo para magbigay sa atin ng mga kilig updates tungkol sa ating mga iniidolo na sila Bel Mariano at Donnie Pangilinan. Pero bago yan, ay nais ko lamang muna magpasalamat sa ating lahat na nanonood at laging sumusuporta kila Donnie at kila Bel. Thank you very much po talaga sa inyong pananatili dito sa ating channel. Kahit na hindi ko lahat na heart-heartan, pero lahat ko po naman yan ay na-appreciate ko po ang inyong mga comments dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong mga madam, and God bless you always po. So ayan, ito na nga ang pinaka-latest chika. Alam nyo ba? May ganun, akala mo, so hindi pa talaga alam. Alam nyo ba, na bukas na ulit natin napapanood ang episode 2 ng His Into Her, season 2. Oh my God, ang bilis lang. Hindi ba? At napakasaya dahil sabay-sabay na nga na mapapanood sa international. Sa iba-ibang bansa ang episode 2 ng His Into Her Season 2. So, ayan. Hindi katulad nung nakaraan ay dahil mas nauna ang mga taga-ibang bansa. Pero ngayon ay sabay-sabay na tayo. Ayan, bilang iwas yan sa pag-spoil kasi yung ilang mga fans na nakapanood ay hindi talaga mapigilan na mag-react dahil naman talaga nakaka-excite naman talaga, 'di ba? Sino ba naman talaga ang makakapagpigil kapag napanood mo na 'yon? Ay talagang makakapag-tweet ka, 'di ba? So ayun, bilang para sabay-sabay na tayong kiligin at walang nauna o nahuhuli. Ayan, sabay-sabay na nga 'yan bukas. Thank you naman, 'di ba? Tuwing Miyerkules na 'yan mapapanood at hindi na Friday. Hindi na pinatagal ang ating paghihintay. Napanood niyo na ba, mga madam, yung ano? Yung trailer ng episode 2, grabe, ang sakit, di ba? Oh my God. Yan, napaka, parang pinakilig lang tayo nung season 1 eh. I mean, yung episode 1 eh. Ngayon yung episode 2, oh my God, dito na magsisimula yung mga na masakit. Oh my goodness. Sana kayaanin natin, sabay-sabay tayong kakapit, di ba? Pero syempre, sa series lang naman yan. Pero sa totoong buhay talaga, oh nako, oh my God. Ayan, to the highest level na talaga ang gravity ng Don Bel, di ba? Dahil alam na natin na bonggang-bongga na yung paglaladlad ng dalawa, ladlad talaga. Na ngayon nga ay nagsisilabasa na ang mga ayuda na noon pa man ay may ayuda na, pero syempre illegal pa at hindi pa inilalabas. Pero bago tayo dyan magpunta sa mga ayuda na yan, pagpatuloy natin yung pag-usapan natin yung trailer nga ng episode 2. Ayan, no, napakahirap ng pagdadaanan ni Dave dito dahil yun nga, ayaw na ayaw sa kanya nung daddy ni Max Payne, hindi ba? Kasi naman, tumatak dito sa kanya yung ginawa ni Dave kay Max doon sa school. Kaya nagdududa pa rin ito kung talagang nagbago na ba si Donnie. Si Dave. Ayan, at nagkaroon pa nga ng incident na nagkasakitan doon sa basketball. Oh my God. Dapat, di ba, pag ano pa naman yung kinaiingatan mo, yun pa talaga yung nangyayari. At nandito na rin, makikita na rin natin dito. Siyempre, nakita na nga natin nung episode 1. I mean, yung interaction nila Dave at Randall. So, ayan. Tapos ito pa, may nagbabalik pa at nahuli pa nga ni Bel na magkayakap ay ni Max. Ano ba yan? Nakakalito naman kasi. Magkayakap sila, si Kim at si Dave, hindi ba? At talagang biglang-bigla yung mukha ni Dave. Takot na takot siya. Namasaktan niya si Max. Ano kaya ang mga susunod na mga palabas, mga madam, di ba? At ito pa nga, episode 2 pa lang tayo, pero parang, oh my God, ang dami pa natin dapat abangan. Marami pa tayong kaning kakainin para marating itong mga kahihinat na ng mga ng season 2 ng His Into Her. Pero syempre, kahit ano pa man yan, syempre doon pa rin tayo sa happy ending, di ba? Ganun talaga, kailangan may pagdaanan para maging mas matatag ang kanilang relationship, di ba? Parang sa totoong buhay, di ba? Ang dami pinagdaanan nila doon sa kanila, Bel. At ngayon nga, eto na sila. Nasa happy place na, together.
Diba? So, ayan, punta na tayo sa ayuda. Alam nyo ba, nakita natin guys kagabi yung paayuda nung mga picture ng birthday ni Donnie, di ba, na inihanda ni Belle for him. So, yun, isa yung kaisa-isang picture na yun na hinahanap ng buong mundo, ng mga fans. Ay, lumabas na nga yan kagabi kung saan naghahamon pa nga yung kabilang fandom dati. Na kung makikita daw nila na may hawak si Belle ng cake at binoblow ni Donnie, yan ang pinagmamalaki nila. Dahil yun daw ang ginagawa nung kanilang idolo noon. So, at hindi nga yun lumabas, ibig sabihin, hindi talaga fan service ang Don Belle dahil hindi sila pumapatol sa mga hamon, hindi ba? Para lang patunayan na talagang they care for each other. So, ayan, lumabas na nga kagabi yung hawak-hawak ni Belle, yung cake ni Donnie, at syempre, ni Blow yun ni Donnie para sa kanyang birthday. So, ayan naman pala, meron naman pala, kaya wala na talagang wala nang masasabi pa yung mga ibang fans club dyan, mga fandom dyan. Pero syempre, kahit wala na talaga silang masasabi, meron pa rin silang masasabi. Ang gulo, wala na, tapos meron pa rin. Lagi pa rin sila maghahanap ng masasabi, ba? Diba? Kasi hindi naman talaga yan sila titigil. So, ayon. Yun na nga, hindi ba? Ang mahalaga, meron palang ganun. Yun ang hamon noon na hindi nila pinakita, meron pala talaga. So, ba? Diba? So, mas lalo pa tayong nakakampante. Ganyan kampante na talaga namang bonggang-bongga at gravity nito, the highest level. Ang relationship nila Donnie at nila Belle. So, yun na nga. Ito pa, isa pang updates, diba, dahil maingay na maingay ngayon ang pangalan ni Maya dahil sa kanya ginagawin nito mga nakaraang araw. Nakakatuwa naman makita dahil magkakalaro sila nila Donnie at nila Belle kagabi sa paglalaro ng ML, diba? Meaning, they are good, they're all good, diba? Walang problema at masaya sila na naglalaro. So, meron lang sigurong mga hugot si Maya, kaya ganun siya mag-post. At ang nag-overthink lang talaga siguro din tayo. At laga natin na-observahan kung ano yung mga kinikilos ni Maya na akala natin ganyan, ganito, diba? Pero syempre, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ni Maya. Yan, intindihin nilang natin sila. Dahil ang mahalaga, mga kaibigan sila, tatlo, nila Belle at nila Donnie. So, yon. Basta as long as wala naman siyang ginagawa para sa ikasisira ng fans, ng fandom, ng love team nila Donnie at nila Belle, okay naman siya, hindi ba? At saka, aminin natin na is malaki din yung ganap ni or ginagampanan papel ni Maya sa ikagaganda ng He's Into Her Season 2, di ba? Kaya, thankful pa rin tayo kay Maya at intindihin na lang natin siya. So, yan. Yan ang aking mga napulot na ating i-update sa inyong lahat, mga madam. Maraming salamat po at shout out dyan. At belated happy birthday kay Madam Janet Franklin. Hello, madam. Belated happy birthday sa'yo. Sa yan. At sa mga madam natin sa Don Belle National na excited na excited na. Na darating na May 22, di ba? Diyan sa Araneta Coliseum. Ayan, nagplano na kami dyan. Kung ano yung mga outfit namin. Gano? Kung saan kami magkikita. Basta ako, guys. Ang gagawin ko, maglalagay ako ng placard. Kasi baka mawala ako. Tapos para mas bagay, doon na rin ako matutulog sa Araneta. Joke lang, guys. Ayan. At yun na nga. Mayroon na akong ticket sa pauwi dito. Pero yung papunta pa lang doon sa from Bicol to Manila, wala pa akong ticket, mga madam. Baka naman, joke. Mura lang naman po yun. Magsasacrifice lang ako ng konting medyo malayo-layo dito ng airport. At magkakabili na tayo ng ticket. Maraming salamat po sa nag-sponsor ng aking ticket. Shout out kay Madam Digna. At nag-add din si Madam Jel. Thank you, Madam Jelini and Madam Digna. And syempre, shout out din sa very supporting namin president na love na love namin. Syempre, si Madam Florita Mojica. At sa lahat ng mga madam dyan sa Don Belle National, love you all and stay happy and safe always. Ayan. At nagkantahan kami kagabi sa, tawag dito,
sa Kumo. Minsan nagkukumo rin kami at nagkakantahan. Nakaka-enjoy at nakakatuwa, nakaka-good vibe. At syempre, shout out din dyan sa ating mami. Mami ng lahat ng mga Don Bell. Yan. Don Bell fans, si Mami Fe. Shout out sa iyo, Mami Fe. Love you. And always take care. Yan lang mga madami. And God bless you all. Bye-bye.